mga nagnanais makakuha ng spotlight dito sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Para sa susunod na round ay umabante, tandaan ang criteria for judging para kapitan ng swerte. Handa nang magharap-harap ang panibagong mga awit dito sa Kantapatan! Ang makakakuha ng mas mataas na score sa dalawang bagong kalahok ang siyang makikipagpasiklabanan kina JC Flores at Froilan Cedilla. Si Froilan meron ng 40,000, si JC meron ng 30,000. Uh-huh. Yeah! Ay! Iba din ang outfit ngayon ni Froilan. Pinagandaan talaga tayo. Puro iba. Stats, iba ka ngayon, mama. Siguro kakantayin nito hip-hop. Ano? Balad. Halat? Try na yung shoes dun sa ano. Yes! Ay! Mga ano, mga praise songs ang kakantahin niya. Ito siya? Feeling ko talaga. Siguro to si JC Rock to. Ito, rap. Rap? Rap. Ah, rap? Oo. Yung rock? Jay-Z, ganon, mga ganon. Ganun ang ano sa forma niya eh. Sa Chinese scholar na ganyan. Rock yan eh. Rock yan talaga. Oo. O kaya mga Blackpink. K-pop! Yun ang dating niya sa akin, Blackpink ang kakantahin niya. Ah, baby, no? Kalusing. Hi, Monica, pakisuot yung face shield mo. Monica, kalusing na mag-uban Quezon. Huling sandali. Yes. Malayo ang Quezon, no? Kasi land. Mga 3 to 4 hours na time. Opo. Ano yun? Kasama na yung traffic? Hindi po. Pag po traffic, minsan po mga 5 or 6 hours po. Kasi yung Quezon, di ba yung pwede, yan, dinadaanan yung papuntang ano, Bicol? Mm-mm. Opo, opo. Pero po yung sa amin, hindi po na dadaan sa Bicol. Iba po yung way ng sa amin. Ah. At saan yung way ng sa inyo? Doon po sa Lucena, tas po Tayabas, Mauban na po yung kasunod. Ganun. Tagalog na Tagalog dyan eh, di ba? Opo. Tama. Vlogger to. Vlogger. Yes. Oo. YouTube vlogger. 100 plus na, 100,000 plus na ang kanyang ano. Oo, naka-silver button. Ang mga content mo, maliban sa mukbang, at mga ano, anong lifestyle, music? Ano po, mga cover songs po, ganun po. Paano ka mag-monetize kung ano, kung cover songs, hindi ka na mo-monetize, di ba? Ano po, nag-upload rin po ako ng mga vlogs po. Hindi, pag sinasabi niya, pag nagko-cover ka, cover hindi ka po mo-monetize nun. Depende po. Ah, meron. Saan? Depende saan? Sa haba po yata ng video po. Hindi, kasi pag nag-cover, pag gumamit ka ng kantang hindi mo pag-aari, hindi copyright, mamomonetize. Ibig sabihin, hindi kasi sweldo dun sa vlog na yun, sa content na yun. Kasi ang kikita dun, yung may-ari ng kanta. Yes. Opo. Royalty dun sa kanta. Pwede rin profit sharing kung pwede mong pag pinapaalam. Pero pag yung ginawa mo lang ng cover tapos dilagay, ginawa mo siyang content nang walang paalam, yes. Minsan nga tinitake down yan eh. Sa Facebook nga, minumute eh. Correct. Oo. Nawawala yung video mo, pinapatanggal. Pero pag ano, pwedeng profit sharing. Pero most of the time, kung hindi naman ganun kasikat din yung gumawa ng cover, hindi ka makakamonetize. Or pwede mo siyang gamitin pero maiksing. Yes. Merong length nung property nila na pwede mo lang gamitin. Kasi 'di ba pa nag-post tayo, nire-review pa ni YouTube eh. Diba? True. At saka merong mga free music, may mga pwede kang gamitin naman. Background na ano. Ang hirap din eh kasi minsan ang ganda ng vlog mo, tapos pag nasingitan mo ng ganyan na hindi mo sinasadya, walang kita. Yes, wala na agad. Ganon. Ito kumikita na every month. 20 foot. Yes, ang laking tulong diba? Yun. Sa pamilya mo. Oo. Anong ginagawa mo sa mga, sa 24 root na kinikita ano mo? Ano po, pag po nasalda po ako, binibigyan ko po sila mga mapambayad sa mga bills, ganun po. Para po, bawas din po sa gastusin sa bahay, ganun po. Pero sa pansarili mo, may nabibili ka rin. Ano po? Yung leather, ang dami niyang leather na nabili. Hello. Sa 20,000. Hindi ka makaka-leather all over pag hindi ka naka-20,000. Hindi. Yung 5,000 lang kinita mo, hindi ka makaka-leather. Yung sapatos din yan, makintab din. Diba? Mamimili ka lang top, bottom, shoes, yun lang ang isa sa leather. Pero yung overall, 20 po dapat. So ngayon wala siya sinuweldo dahil dito sa atin. Oo, yan. Nakailang 20,000 naman kayo naka-leather na siya. Iba talaga ito. Iba ang leather boom. Pag naka-leather ka, kasi nakaka-arrive. Iba yung dating kasi. Malakas ang arrive. Diba? Nakaka-celebrity ang leather. Aminin mo. Diba? Tama, diba? Pag sinuot mo yan, nakaka-artista. Diba? Feeling mo artista ka. Diba?
Kasi punta ka ng eskwelahan, yun ang suot mo dahil mababash ka. Oo, parang, dapat may pinipili yan eh. Especially ang kurso mo, dentistry. Oo, tapos hindi papagay. Ng eskwelahan mo, dentistry ang kurso. Eh, naka-white pa nga sila lahat doon eh. Oo, hindi. Pag, ayan talaga yun. Oh. Iba ang dating. May dating, eh. May dating yan eh. Oo. Oh. Naka-motor yan dito. Oo, oh, dahil. Ay, hindi ba? Nag-motor yan. Oh. Siya nang nag-drive. Oh. Eh, ang liit. May car seat sa motor. Paano may car seat sa motor? Oh, ang hindi komportable. Nagulat nga ako kaya sa hinahanap ko si Ami Perez, chine-check yung car seat sa labas eh. Kaya nag-seatbelt siya ron. Alin? Naka-seatbelt siya ron. Oo. Sa motor, naka-seatbelt, yes. Naka-car seat. Iba. Oo, nakakaloka. Motor na yan ha, may medyo, child lock pa. Pero medyo maliit to. Ha? Medyo maliit. Kaya nga naka-car seat. Hindi pa nilagyan pa ng ano? Alin? Booster. Oo, kasi ano yung height. Diba? Mm-hmm. Nahirap. Buti nga naka-arrive eh. Tignan mo. Yung braces, ikaw gumawa ng braces mo o yung tatay mo? Hindi po. Kasi yung tatay niya, dental technician, di ba? Di ba yun ang gumagawa ng braces? Tama hindi ba? Po. Hindi po. Mga dentures lang po, mga ganun. Mga pustiso. Kaya tingnan mo, dentistry, di ba? Oh. Eventually, siya na resilient. Tapos tatay niya, dental technician, lalo maglalagay ng mga jacket. Oh. Kaya ngayon palang nag-leather na nga. Kaya nagalit yung tatay niya. Gumagawa ako ng jacket, bumili ka ng leather. Hindi mo pinagawa sa akin? Ayun. Yung dentistry, yung kagustuhan mong maging dentista, na-influence yan nung sa tatay mo bilang dental opo, technician. Pero meron pa pong isang reason kung ba't po gusto po mag-dentist. Kasi okay. Po, mahilig po ako sa ngipin. Di ko po alam kung bakit. Basta po parang, pag po ba nakakita ko nung mga nakangiti, gusto pong ayusin pag may mga sungkay, ganun. Ganun. First year ka? Opo. Di ba may pre-dent pa yan ng 2 years? Tama ba? Tapos 4 years na ano... na proper. Mm. So 6 lahat, tama ba ako? Opo. Anong school mo? Sa St. Anne College, Lucena po. Bilang isang dentistry student, ano yung pinaka-basic na magandang payo mo tungkol sa ngipin ang pwede mong i-share sa mga madlang people? Yeah. Ayun po, dapat po, lagi po nating ingatan yung mga ngipin natin kasi po, yun po yung ginagamit natin pagkain, that po, ingatan natin kasi po, pag may mga bulok tayong ngipin, ganun po, masakit po yun sa pakiramdam, pamparampam po. Oo, sa bakit. Tama naman. Eh, kung sa mga ano... Ang ambassador nito, no? Diretso lang siya, eh. Eh, sige. Ambassador ng dental health. As ganyan yung mga sinasabi. Alagaan niya yung ngipin kasi pag bulok yung ngipin. Gusto ko. Oh, okay lang, yung basta naka-leather. Okay. Oo. Hindi, di ba tinanong okay. Makasakan niya yung paano sa advice ang ngipin? Oo. Ngayon, ano may advice mo sa mahilig mag-leather? Overall. Ano ma-advice mo? Oo, paano nila... Itong tanong ko talaga, paano mo nilalabahan yan? Gusto ko malam. Ay, sige. Kasi dapat, kung marunong ka mag-ingat ng ngipin, dapat marunong ka rin mag-ingat ng leather. Oo, kasi hindi pwedeng bumibili ka ng leather, hindi mo alam kung paano ini... Paano mo iniingatan? Si mama po naglalaban. Oo, tamo. Paano nilalabahan ni mama? Mahirap laban yan. Hindi niya po winawashing. Ha? Hindi niya po winawashing. Hindi niya winawashing. Oo po. Oh. Hand wash? Dry? Paano hindi pwede yung ano yun eh? Dry clean dapat. Eh paano the dry clean sa bahay? Pinabuhay mo talaga natin. At issue. Issue yun. Paano pa na nanay mo yun? Tanong mo ka mag-uwi mo. Sige po. So, ingatan nyo daw ang mga ngipin nyo. So, kung di nyo ginagamit, ilagay sa cabinet. Ha? Ingatan natin yan. Para hindi naluluma agad. Wow. Di ba yung mga damit natin, iniingatan, ilalagay sa cabinet. So, yung ngipin, pag hindi mo naman ginagamit, i-hanger. Okay. So, bago matulog, pag-heli mo. Paano ang tamang pag-toothbrush? Yeah. Ano po? Dapat po, dun muna sa taas, tapos dapat po tatagalan natin. Ha? Sa taas, tatagalan muna. Ano na? Binabad? Anong kala mo sa toothbrush? Binamarinate sa bunga mo. Paano yung stroke? Paano yung tamang stroke? Paano ba yung up, down, left, right, hindi left, po pala right? Sa taas. Saan? Ganun po pala. Pero dapat nga daw, hindi, dapat daw pabilog. 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 Wag daw yung ganung ano. Tsaka huwag daw madiin. Kasi ibang madiin eh. Nagdudugo yung gums. Dapat soft yung bristles. Oh. Yung mga ngipin ng sipilyo. Tsaka dapat may toothpaste. Oo. At tsaka yung toothbrush. Yung toothbrush, huwag sinasabay sa paglilinis ng rubber shoes, ha? Oo. Alam kong maganda yung pagtitipid, pero pag ginamit na sa rubber shoes, huwag nang gagamitin sa ngipin. Tsaka yung ano nun, makabusalsal na eh. Oo. Kasi yung iba favorite nila kasi malambot. Di ba habang tumatagal yung toothbrush, mas lumalambot, mas gumaganda. Yeah, maganda raw. Ayun. Kaya nagamit na sa rubber shoes, ginamit pa sa... Huwag naman at ang toothbrush daw, nabasa ko, dapat hanggang 3 months. 3 months lang papas dapat magpalit ka. Oo.
after 3 months, magpalit ka. Kaya kakausapin mo yung kapatid mo, o kaate, palit muna tayo. Swap. Oo, kasi dapat after 3 months, papalit. Magpapalitan, tapos babalik din naman sa'yo. Ate, kasi, swap naman, oh. Di ba, paborito mong kulay ito? Bakit sa rubber shoes talaga si Pili ang ginagamit mo? Hindi kasi mga gilid-gilid eh. Hindi naaabot nung ano. Bakit nga ba? Yun yung pinaka naisip ng panlinis yun. Nag-gano talaga. Tinignan ko talaga kung maganda yung ngipin ko. Di ba dahil sinasabi, pag maputing-maputing ngipin, maganda daw. Pero sabi ng mga dentista, yung mga magagandang ngipin daw, yung medyo madilaw, yun daw ang matibay. Matibay pala. Yun ang matitibay daw, yung madidilaw. Yung ano lang yun, imumog sa asin. Oo, tika yung ngipin ni, ano, ni Jong. Bakit? Nung nakaraang lifetime niya pa yan eh. Talaga? Talaga? Hindi mo ang tibay. Nabuo pa rin, no? Buo ang ngipin ni Jong. Matibay. Oo. Nung natanggal yung ngipin ko, tinapong ko sa bubong, tapos sabi ko sa daga, para sa daga. Oo, palitan mo yung ngipin ko. Oo. Kaya punta ka sa bahay nila, yung daga, ang gaganda ng ngipin. Oo, pero yung pamilya nila, ngarag-ngarag. Kasi lahat binigay dun sa daga. Naubos yung ngipin nila. Sa nagmula yon yung paniniwala na para sa daga yung ngipin, alam mo ba? Hindi po. Inuna mo kasi yung leather bago yung dapat naka-braces kasi siya. So, sa dentistry, unang pinag-aaralan sa ano yan eh. Sa dentistry, sa first year, per sem. Inaaral yan kung bakit sa daga binibigay. Hindi po namin alam nila yun eh. Panitikan uno. Pinag-uusapan yan sa panitikan uno. Tsaka yung daga-daga palitan mo yung ngipin ko. Yes. Kasi yung tooth fairy, di ba, meron? Oo. Eh, sa napakaraming daga natin dito sa Pilipinas. Taray ng tooth fairy. Napakarami ng daga rito sa Pilipinas. Kaya maraming sasalo. Oo. Kaya sa daga sinasabi. Ano bang ginagawa ng tooth fairy? Bibigay ng ngipin. Libre. Pera? Kinukuha ng tooth fairy yung yung ngipin mo, tapos papalitan niya ng pera o ng ano, ng kahit ng gift. Basta bibigyan kanya ng ano, ng gift. Para pumunta ka sa dentista. Binibigyan. Inaabangan daw ng mga ano yun, ng mga tooth fairy. Kaya yung iba nilalagay sa gilid ng sa ilalim ng unan. Sa ilalim ng unan. Tapos bibigyan nila ng ano. Hindi, sa'yo ba tinapon mo sa bubong? Oo. Dapat sa ilalim ng unan. At saka mas marami ka daw matatapon na, swerte daw yun eh, pag nagtapon ka ng ngipin sa bubong, ano, sa sasamin para sa daga, swerte din. Bakit? Sabi nila, swerte din. Kaya yung sa nanay ko nga, di pa ubos, tinapon ko na. Sinama ko talaga siya sa bubong. Tingnan mo, ang laki ng swerte na kuha ko. Oo. At tumo naman, sinwerte ka ngayon. Di ba? Oh. Asan yung mami mo? Nasa bubong pa din. Tinigyan ko naman siya ng mga kalapate para hindi siya mabagot. Ay, kaya makikita mo yung nanay ko, umiiyak pero gumagay. Eh yung nasa pinto, di ba? Yung pag na umuuga daw yung ngipin mo. Pag wala kang pampabuno. Oo, yung sasarado mo yung pinto, sasama na yun. Pero hindi naman totoo yun. Ano na, pang eksahirada na lang na kwento. Ang sakit-sakit nun dahil. Sakit ko yun. Kasi ang mahal na rin magpabuno, di ba? Opo. Magkano ba pabuno? Parang mga 1,000. Ano? 1,000? Depende. Pagkano pag basag na yung ngipin, tapos bubunutin. Mas mahirap 'yun. Eh. Mas mahal puno, mas mahal pag basag yung ngipin kasi baka matibo yung dentista kaya minamahalan. Kasi ganun-ganun 'yun. Ino-opera na 'yun, hindi pag ano eh, basag na. Ayun, maraming salamat. Maganda yung kwentuhan natin tungkol sa mga ngipin. Yes. 'Di ba? Ano kaya ang masasabi niya sa ngipin mo? Ay, di, sa awitin mo. Herbie Pultam. Boss Herbie, pasuot lang po ng face shield natin. Hi, Mang Herbie. Nakakaiyak yung boses niya. Hello po, ma'am. Imagine mo yung boses ng tatay mo ganyan ka ganyan yung simpleng maganda. Tapos yung ikakasal ka na, tapos nag-uusap kayo sa kwarto, tapos kakantahan ka ng isang simpleng kanta ng tatay mo. Tapos ganyan yung boses, yung malamig lang, yung walang arteng boses, di ba? Nakakaiyak. Di ba kaya yung boses ni Jose Marichan parang ang sarap pakinggan? Yes, di ba hindi mo arte, simple lang. Isa sa napakalamig na boses, Jose Marichan. Hello po, Mang Herbie. Hello po, ma'am. May sungki kayo, papakilala ko kayo kay number one. Oo, kaya ba kasi baka pwede siyang gawing pasyente. Kasi yung mga estudyante doon, di ba kumukuha ng pasyente? Pwede, bakit hindi? Yung nanay ko ganun dati, dinadala sa CEU, tapos inaayos yung ngipin. Si CEU? Sa CEU. Doon sa ano? Malapit sa San Beda. Yes. Oo, kasi may mga kapitbahay kaming ano estudyante ng dentistry. Tapos kailangan nilang magdala ng pasyente doon. Tapos sila yung inaayos nila yung ngipin. Ah, parang sila yung ano, praktisan.
Oo, pero may ano naman yung merong supervision ng mga... Ng mga ano, yung mga ano na... May mga clinical na. Instructors nila. Yung yes. Yung mga ganun. Kaya mas maganda nga doon magpagawa sa ganun kasi ginigradean. Hindi ka maaalis kung hindi magandang... Hindi ka uuwi kung hindi pa perfect yung pagkakagawa doon sa ngipin. Eh, paano pag yung pagbunot sa'yo hindi maganda? Pwedeng mag-sorry. Oo. Sorry na ako, sabi ko lang din, oh sorry, pasensya, alam mo, estudyante. Diba, hindi niya pa alam yan. Pasensya, ganun. Madali lang usapan. Ang hirap nun. Ayoko na. Ang mahalaga, humingi ng tawad. So, importante yun. Si Mang Herbie. Ayan, nakita na pala tayo. Yes, ma'am. Kasi sabi nung staff, kilala mo siya. Sabi ko, ha, saan? Kita pala tayo sa I Can See Your yes, Voice. Ma'am. Oh. Yes, ma'am. No, yun. Tinulungan mo siya. Yes, ma'am. Ma'am, thank you po. Walang ano man po. Napakalaking oportunidad po nang nangyaring to. Bukod po sa gusto ko pong makasali dito at manalo, pinaka number one po talagang sadya ko po dito yung personal po makapagpasalamat sa inyo. Thank you po. Walang ano man. Ano bang tinulong mo sa kanya? Kasi yung may, tama ba? Hindi ko na kasi talaga matandaan, pinaalala lang nila sa akin. Tapos sinabi nung staff ba? Ko, tatlo palang anak niya, pinag-aaral ko. So, scholar ko daw. Sabi ko, hindi ko kasi, yung mga, hindi ko kasi kilala yung mga nasa scholarship ko. Ayoko kasi silang minimit kasi ayoko na-attach. So, tinutulong ako. So, yung tatlo dun sa anak niya, pinag-daw. So, scholar. Monthly, binibigyan namin ng allowance para matuloy yung pag-aaral. Tapos, matatalino daw po yung mga anak niyo. Kasi pinapasa sa amin yung grades. Matataas daw po. Kaya opo, hindi nakakahinayang na nag-e-extend kami ng suporta sa inyo. Yes, ma'am. Nga po, salamat. Mm-mm. Kasi meron kaming deal na may certain grade na kailangan i-maintain mo to. Kasi diba, maraming nangangailangan din ng support ng tulong. So kung di mo mamaintain, babawiin yung support, sadly. Ah, pero yung mga anak niya, ito yung nagbipadala ng grades, matataas yung grades. Kaya wow! Hanggang sa graduate yun? Ano? Mayari, magaganda yung ginagawa hanggang sa graduate? Mm-mm. Yung iba naman, pag-graduate na nung nakilala namin, yung iba naman, grade school pa lang. Ano po ba yung tinutulungan namin? Anong grade na? High school? Ngayon po, ano na po, third year college na po yung panganay ko. Nasumunod po, wow. First year college. Tapos yung bunso po, ano na po, grade 7. Yehey! Sabihin niyo po sa mga anak niyo, husayan pa po nila hanggat kaya ko po. Sabi ko po nga sa kanila, mas pagbutihin niyo po para po hindi nakakaya kay Ma'am Vice. Kaya lalo po nilang ginagalingan. Naobserbahan ko naman po, habang tumatagal po, tumataas po yung mga grades nila. Wow! Tuloy ako. Hindi kasi... Naliwa ko. Natuwa ako sa sarili ko ngayon. Ang sarap kasi nun eh, Vice eh. Ang sarap nun eh. Kasi akala nung iba, papatawa lang si Vice. Gaano. Pero hindi alam nung mga tao na marami siyang tinutulungan na hindi niya kailangan mag-ingay. Pero marami siyang tinutulungan. At ang sarap-sarap nun na pag sinabi, Vice, ito na po ako. Yung tinulungan mo, lawyer na po ako ngayon. Di ba? Ang sarap pakinggan eh. Marami nga akong ganyan na na-encounter, tapos hindi ko talaga maalala. Yung, dami okay. Na. Kaya minsan nahihiya ako, baka akala na sinusupladuhan ko sila kasi hindi ko talaga makilala. Kasi hindi ko talaga sila kilala personally. Kasi hindi rin ako nakikipag-usap kasi ayoko ng attachment. Yes. Yung nahihiya ako. Uh-oh. Para yung staff ko lang ang nakakausap. Yung asawa niyo po, kamusta na? Sa ngayon po, ano? Okay naman po siya kasi nung ipagamot niyo po yung sa QCGH, dapat po sana ay operahan po siya. Kaya lang po, marami na po kasing check-up na nangyari, laboratory, marami na po kayo nagastos. Sabi po ng asawa ko, bukod sa natatakot siya, iniisip niya yung scholarship ng mga anak ko, nakakaya naman po kami, Vice. Daanin na lang po natin sa gamot, total, magbibigay po naman po ng panggamot po si Sir Luis Manzano. Asahan na lang po natin yung mga naitulong po ni Vice, ng pa-check-up, laboratory, lahat po, balik-balik po kami. Ang salon sa inyo po galing yun. Sabi ko po, sabi ng asawa ko, bakit? Paano ka gagaling? Hindi, daanin lang natin sa gamot, baka sakali naman. E di, ganun na lang po ginawa po namin. E siyempre po, last year, 2017 pa yon nung nag-start, 2018 nung nag-start kayong tumulo. January siya nagpagamot. Ganun, balik-balik kami sa ospital. Alam ko gusto niyang gumaling, pero parang hanggang ngayon, priority pa rin niya yung mga anak ko. Sabi ko, kakayaan naman kami, Bay, siguro, i-focus na lang natin yung tulong ni Bay sa scholarship niya. Kung
Kuminsan po kasi, may mga time po na nawawa. Sabi po kasi ng doktor, ihanda ko na po yung sarili ko. Bakit hindi po siya maoperaan, madalas po may matay siya, nangyayari na po yun. Siguro mula nung tulungan niyo po, okay naman, nakarecover naman siya nung taon na po yun. Nung sumunod na taon, madalas po, lagi po siya nahihimatay. Nawawalan po lang malay. Ano ho ba, nakalimutan ko na kasi, ano ho bang kondisyon ng anong ano po, heart enlargement po, tsaka po meron po siyang lumalaking bukol dito po sa matres. Kaya ganun po. Tinitisi lang. Kaya po pag nagre-regla po yun, sobrang daming dugo po, mga buo-buo. Pag lalo't may regla siya, lagi yung kinakaban kasi lagi siya nahihilo. Minsan nahihimatay na lang. Bawal po talaga siya mapagod. Eh minsan nasa trabaho po ako nagko-construction. Hindi ko po na-obserbahan. Makulit po, naglalaba pa rin, nagluluto. Kaya po, ganun po. Sige po. Mamaya pag-usapan natin yung ano, kung anong gagawin natin dyan sa kay Mrs. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Yes. O kahit yung mga minsan sinasabi ng doktor na maghanda na ganyan-ganyan. Hindi natin alam ang mga ano, ang mga pasabog ni Lord, no, 'di ba? Siya lang naman ang tanging nakakaalam niyan. Pero for now, i-enjoy niyo yung pagsasama niyo at pag-uusapan pa natin 'yan, 'di ba? Hanggat kaya magtutulungan po tayo. Ice cream vendor po pala kayo? Oo. Ano yung ganon? Dirty ice cream? Hindi po, yung ice cream stick po, yung may box po. Ah! Yung consignment po. Oo, ice drop, pinipig, drumstick. Ay! Popsicle. Popsicle po. Yeah. Saan kayo umiikot? Sabali po, nanggagaling po ako ng Cogyo, Antipolo. Sasakay po ako hanggang Masinag. Bali, pag ganito po yun, pagka po may puhunan ako, bumibili na po ako ng direkta sa pabrika dito po sa Masinag, papuntang SSS. Bibili, may sarili na po akong box, gumawa po ako. Tapos, bibili po ako noon. Halimbawa, worth 300, iikot ko po siya. Kumikita naman po nagiging 6-7 naman siya. Kumikita naman 300 sarap to 400. Sarap yan. Wow. Oo. Ang sarap lang pagpagod ka, makakita ka ng ganyan. Kahit, di ba, bigla kang ano. Kahit sa mga resort, sa beach, alam mo, naawa ako talaga yung lumalangoy sila tapos mag-aano sila pag summer. Yung ang lalim-lalim na. Mm. Kaya minsan, di ba, o-orderin mo na lang lahat para umuumalis na siya. Yung ganyan. Tama. Alam mo, every month, pupunta ka dito, tapos bibili namin lahat yung paninda mo. Once a month, nagaganon tayo, di ba, banding-banding tayo over ice cream. Yes. Para umano naman, lumamig ang mga ulo natin. Oh, correct. Dadala po ako, ma'am. Mag-ice cream tayo dito. Eh, ilan tayo lahat? So, mga 100? Hindi, mga apat lang kasi kami dito. Kasama staff, tsaka crew! Apat lang kami talaga. 100 tayo lahat, eh. O, ayan na. Kukunin namin number mo para once a month, every month, whole year round. Meron kami benta. Pupunta tayo, pupunta ka dito. Yay! Tatawagin natin Herbie Ice Cream. Okay, Herbie Ice Cream. Yes. Maraming salamat sa ating kalahok mula sa Antipolo City, Rizal, Herbie, Pultang. At tawagin natin muli ang iyong nakatapat na si Monica Kalukin. Sino ang mabibigyan ng pagkakataong lumaban para sa inaasam na Spotlight? Ang pambato kaya ng Mauban Quezon, Monica Kalukin. O ang ipinagmamalaki ng Antipolo City, Rizal, Herbie Pultang. With an average score of 88%, ang nanalo sa kantapatan ay si Monica Kalusi. Congratulations! Maraming salamat naman sa iyong pagsali, Tatay Herbie Pulta. Mag-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos. Maraming salamat, Froylan Cedilla, Monica Kalusin at JC Flor. Parang siya lang yung rocker na nagpaiyak sa akin. Iba yung rock na malaya pala, no? Kung anong tahimik ni, ano, ni Moira. Siyang ginising naman itong isa. Inalug-alug eh. Malaya, nara, kalbi. Isa ka sa nagmamayari ng top 2 spots. Froylan Cedilla, congratulations! Meron ka ng 50,000 pesos.
ito na kaya ang pang 40,000 pesos ni JC kung sakasakali? O ito ang unang 10,000 at spot under the spotlight ni Monica na may-ari ng makina ng Minica. Ba yun eh? Ng Minica. Ng makina ng Minica. Okay. Tuloy ang iyong laban dahil pasok ka rin sa top 2. JC Flores, congratulations! 40,000 pesos na ang naiipon niya. Hindi natitibag ang tambalang Froilan at JC. Yes! Ang bagong love team ng taon, JC and Froilan, walang gustong mag-uumalis. Kaya naman, congratulations sa inyong dalawa dahil kayo makakatanggap pa rin ng tig 10,000 pesos. And Froilan at JC, nasa inyo ulit ang spotlight. Maraming salamat pa rin sa iyong pagsali ka. Pagsali ka. Maraming salamat sa iyong pagsali. Monica Calusin, makaka-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos. Thank you, Monica. Sabi ni Monica, tuloy ang TikTok. At congratulations naman sa maswerteng madlang hurado. Siya ay ang panlima na comment sa Facebook ng ating official hashtag. Kasama ang pangalan ng isa sa dalawa na nakakuha ng spotlight ngayong araw. Matapos mag-post ang ating Showtime admin na Kilig Gayahan sa Kantahan. Pasig lang naman sa hulaan sa Hide and Sing sa pagbabalik ng Our Show! Hard Time! It's Showtime!